Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sportrack PH. At ngayon nga ipag-uusapan natin ang balitang official ng pagpirma ng kontrata ni Serge Ibaka. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang balitang tuloy pa rin nga dito ang paglipat ni Giannis Antetokounmpo sa Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, matagal-tagal na rin naman nga po mula ng huling nakapaglaro si Serge Ibaka sa loob ng NBA sa koponan ng Milwaukee Bucks sa pag-a-average na lamang nga po niya dito ng 4.1 points at 2.8 rebounds per game. Sinubukan na rin naman nga po nito na bumalik sa liga sa pag-workout niya sa iba't ibang mga koponan. Ngunit hanggang ngayon nga po ay wala pa rin naman nga po sa kanyang kumukuha. Gayon bukod nga po sa hindi na ganun kahusay ang kanyang laro, ay hindi na rin naman nga po ganun kaganda at kalusog ang kanyang pangangatawan sa pagtatamo niya parati ng injury. At matapos nga pong ilang buwang paghihintay niya na makabalik sa liga ay sa wakas, tuloy na nga po siyang sumuko matapos lumabas ang balitang pumirma na nga po siya ng 1-year deal sa koponan ng Bayern Munich sa bansang Germany. Kaya dahil nga po dyan ay pagpapatuloy na lamang nga po niya ang kanyang career overseas, gayong wala na rin naman nga pong koponan sa NBA ang interes sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tuloy pa rin nga po ang paglipat ni Giannis Antetokounmpo sa Los Angeles Lakers. Naibalita na nga po nung nakaraang buwan mga katrops na si Giannis Antetokounmpo na nga po nagsabi sa harap mismo ng media na hindi siya kukuha ng contract extension sa Milwaukee Bucks, gayong hindi nga po niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang mga teammates at sa kanilang koponan. Kaya dahil nga po dyan ay naging questionable nga po ang kanyang future sa Bucks, dahil kahit anumang oras nga po ay pwede siyang mag-request ng trade at lumipat ng ibang team. At base nga po sa pinakahuli nitong ibinulgar sa media, sinabi ulit nga po niya dito na bagamat man nga po isa siya ngayong Milwaukee Bucks, ay maituturing rin naman nga po niya ang kanyang sarili bilang winner, kung saan mas pipiliin nga po niyang pumunta sa koponan na meron siyang magandang sitwasyon at mataas na tsansa na makakuha ng titulo. Yes, kung sakasakali man nga daw po na humina na ang lineup ng Bucks, ay mapipilitan nga po siya na lumipat na mga koponan sa California, katulad na lamang ng Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, at Los Angeles Clippers na bukod sa merong mataas na market, ay isa rin naman nga po silang ganap na contender na makakapagbigay sa kanya ng malaking chance na makakuha muli ng kampeonato sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.